Tingnan nyo po, mayroon siyang plastic, kasi kapag hindi siya tilagyan ng plastic, eh kinakain ng uod. Kaya pag kinain siya ng uod, maninilaw yung ating ampalaya. Kaya kailangan lagyan ng plastic kung ito yung pwede nyo gawin kapag. Araw sa lahat mga kagbay, sa ngayon gusto ko lang kayong i-update dito sa mga tanim na andito sa aming likuran ng bahay, at isa-isahin natin yung mga tanim na to na iba ay nagbubunga na at yung iba ay magbubunga pa lang. At let's watch, at ito na. So ayun, nandito yung ating ampalaya. Ito. Tingnan nyo mga kagbay. Yung iba nagbubunga, malaki na. Yung iba ay, tingnan nyo po, mayroon siyang plastic. Kasi kapag hindi siya tilagyan ng plastic, eh kinakain ng uod. Kaya kapag kinain siya ng uod, maninilaw yung ating ampalaya. Kaya kailangan lagyan ng plastic kung ito yung pwede nyo gawin na wala kayong pang-spray or gamot na pagtanggal ng mga uod. Ito. Ito naman po yung ating papaya. Sa ngayon, wala pa siyang bunga. Yan yung ating papaya. Then dito, pupunta tayo sa saging. Ito naman yung kamatis. Tayo at ito naman yung sili. Yan mga kagbay, medyo marami na ang buwan itong sili natin. Ito. Kulay green pa siya. Yung iba medyo kulay brown na. Then dito punta tayo naman sa malunggay. Yung malunggay namin mga kakbay, bali naubos na siya kasi lagi siyang pinagkukuhaan. Yan po. Yan yung ating malunggay. So, wala siyang dahon na. Naubos na yung dahon. Then ito naman yung ating talus ng kamote at saka kangkong. Medyo mataba itong kangkong. Yan yung malunggay na isa. Medyo may kunting dahon. Yan po mga kagbay yung tanim na nandito sa aming likod ng isang kamatis, wala pang bunga.